So, meron tayong mga pictures na hinalungkat mula sa, hindi ewan ko kung saan nanggaling ito para pa-show. Meron na naman. Meron yan, kala mo. Laging ha? Meron. Pa-show mo na po, yes. Masusurprise. Uy! Wow! Ano to, parang event ito. Oo. Oh, prom yan, prom. Mukhang parang ano. Parang event. Parang nag-host mukhang from rags to riches. Kailan yan? Hindi, ano yan, yung tawag nito. Anniversary ng company ng yung network marketing na sinalihan ko. Wow. Yan. Dito sa Pasig yan eh. Sa Pasig? Yung malaking tent city? Yun ba yun? Tent city. Okay. Natatandaan ko. So nag-perform po kayo dyan, kumanta kayo? Nawardan po kayo dyan. Gala night yan eh, nag-dinner kami. Dinner? Ano kinain nyo? Natatandaan nyo pa ba? Sasarap, marami hindi ko maintindihan. Kuya, anong papel yung hawak nyo? Listahan ng mga utang? Mga kasama ko. Kasama kasi na meron ano? Silang ano, parang tawag nito kung saan kaming table, saan kaming place. Luzon, Visayas, Mindanao, distributed sa whole place. So kayo po ba yung nag-arrange or bibigay lang yan para kayo nang mag-arrange sa sarili? Hindi, guest kami dyan. guest. Arrange so, na siya. Hanap na lang yung name nyo kung saan kayo naka-assign. Nag-perform po ba kayo dyan? Hindi, nag-dinner lang. Nag-dinner lang sila. Formal kasi yung ano yung attire na required. Kaya medyo formal tayo dyan. Pero ano, Kuya Ignacio, kumikita po ba kayo sa networking, sa mga ganyan po? Siya po sa business. Oo naman, kahit papano. Yes. Kasi may marami na akong, ano eh, tawag niyan, downlines. Meron sa Australia, ate ko, New Zealand, may isa kong doktora doon. Tapos sa Cebu, sa Davao, sa Bohol. Kumikita nang marami na rin ano eh. Maraming open-minded. Connections. Connections, yes. Nakala kayo dyan, di ba? Si Nico daw po interesado. Ako. Interesado daw po maging downline nyo. Yes, pwede yan. Pwede ho katabi nyo ko kagad sa taas. Pwede. Huwag muna. Hindi ka na downline nun. Hindi ka downline tawag dun. Upline. Pero ayan, pero syempre kuya, hindi lang yan yung picture natin. Madami-dami pa. Kaya ito, ipakita natin yung second photo natin. Ay. Third wheel. Third wheel. Pampansang third wheel. Kumanta ako ng kasal. Ang kinasal, pinsan ko. I see. Pinsan ko yung lalaki. Kumanta po kayo dyan, sir? Sa Negros yan, sa Dumaguete City. Pero kumanta po kayo dyan, sir? Ano po ba yung kinanta niyo, natatandaan niyo po mga ba? Mga kanta ni David Pomeranz, mga pangkasal. Ganon? Wow. Mga born for you. Magiging queen of hearts. Racket nyo ba yan? Racket? Or ano? Regalo nyo na sa pinsan nyo. Pag kamag-anak, wala nang bayad. Thank you lang. Pagkain. Kaya yung gift mo kasi yung ipa-ref, binibigay microwave. Yan ang regalo ko na lang yung pagkanta sa kasal nila. Pero pag hindi kamag-anak, magkano yung singilan natin dyan? Ay, mababa lang. More or less 1,000. Okay na yun. Ilang oras po ba yun kanta? Kunti lang kanta sa kasal eh, kasi sa ano lang, sa pag nag-entrance. Pag naglalakad sa aisle. Tapos, pag nag-picture-picture na sila. Yun parang talagang for the love lang talaga yung passion kung bagay, no? Oo. Pero after ng TNT, ano na yan? Magte-charge na po kayo, may increase na yan. Siyempre, mas tataas yung rate mo. 100,000 na daw yan. Ay, hindi naman. Nakakahiya. Okay naman yung 100,000, mas mahal pa sa ginasto sa kasal. Hindi mo naman alam, di ba? Pang catering na yan. Budget pero, sa catering ng kasal na yan. We never know. Baka siya yung unang napaka, hindi natin alam. Wow, why not? Ayan, Maga. Pero kuya, nung ikaw ba yung kinasal, ikaw ba yung kumanta? Ayo, maglalakad yung asawa mo. Ano yun, nangyari yun. Kayo yung kumanta? Anong kanta? Nakakatuwa yun. Anong kanta ko? Buti kinaya niyang kumanta. Galing ni Wright. The Promise of Love ba yung kinanta ko? Martin Yevera. The Promise of Love. The Promise of Love. Sabang naglalakad yung forever. Wife-to-be mo, ikaw yung kumakanta, tapos naluha-luha. Yes. Alam mo yung meron na po ang ano? Tawag nito. Wireless microphone, tapos papunta doon sa... Pero sakto naman po yung dating ng asawa niyo, tapos na yung kanta. Hindi nga natapos eh. Nakaka-nervous pala yun. Kasi ano, kailangan i-end na yung kanta kasi nandun ako sa harapan ng parents ng babae. Yun lang. Naiyak na, naiyak na. So yun, ano po yung feeling yung mas nakakakaba? Yung kinanta mo o yung first time mo dito sa Tawag ng Tanghalan? Mas nakaka-nervous yung sa kasal. Kasal? Kasi parang floating, parang... May mga tao ba o wala? Napapaisip ka ba kung magba-back out ba si Mrs. o ano ba? Pero, hindi, wala naman ganung ini. Wala naman. Sure yun. Pero sure, napaka-unique nitong ano na to, no? Napaka-unique. Kailangan ipangalandakan. Ngayon ko lang narinig yung ganyan na ikaw yung kumakanta.
Ang ganda. Sana may video para makita natin next time. Okay. Pero sa ngayon muna, picture muna ipapalabas natin dito. Kaya naman, paso na yan. Galit ka? Hindi naman. Saan yan? Ano, ay, si Lolo po ba yan? Ah, sa Negros pa rin. Sa ano yan eh. Ah, Gihulngan, Negros Oriental. Gihulngan City. Ano po yun? Negros Oriental. From Dumaguete, mga 3 hours more or less travel. Papunta doon sa dulo ng Negros. Sino po itong kasama ninyo? Nag-video kami kasi merong ano rin, anak ako ng binyag. Tapos may matanda doon na siguro avid fan. Nakapupo lang siya doon sa ano. Tapos na-remember ko yung tawag nito. Yung lolo ko at saka father ko, wala akong experience na nagkaroon na ng tawag nito. Nakapiling yung father at saka yung lolo. Kaya nagre-request na mga old songs, nagpa-picture kami, inakbayan. Wow! So random guy lang to na medyo nagustuhan na yung mga kamag-anak doon sa mga close friends ko sa Negros. I see. In fairness, magbayad po ba siya sa request niya? Ay, wala na. Wala na. Mga ano, yung barangay level lang yun. Hindi na ito importante ang bayad kay Kuya Ignacio. Kay Nico po kasi importante yan. Naku, kinakount ni Nico kahit once in tago. Hanggat hindi full ang payment, hindi akit ng stage. Ang sakit ang puso ni Nico ngayon na rinig ngayon. Pero thank you so much at sa naway madepensahan mo ulit ang golden microphone. Yes, maraming salamat. Showtime!